Okay, let's go. So, ang una natin gagawin, guys, ay ating i-update yung ating Metrobank apps. So, pupunta tayo sa Google Play Store. Tapos, i-search natin. Tapos, guys, i-search natin Metrobank app. So, ito po yung Metrobank apps, guys. So, kapag ang nakalagay dyan ay update, i-update nyo. So, sa akin, updated na po yung aking Metrobank app. So, akin na lang pong i-open. So, pinutin ko yung open. So, dito guys, dito po tayo mag-login. Kaso lang po, nakalimutan po natin yung ating password or nakalimutan natin yung ating username. So, ano nga ba ang dapat natin gawin? So, ang gagawin natin guys ay pipindutin po natin yung recover access. Bakit po recover access? Kasi po nakalimutan po natin yung ating password at saka yung ating username. So, umpisa na po natin, pipindutin po natin yung recover access. So, dito po guys, mamimili po tayo kung ano po yung gusto nating i-recover, yung password ba or yung username. So, for this video, kasi yung ating i-recover, yung ating password. So, pipindutin po natin yung ating I forgot my password. And then, ang susunod po, select mobile number or email. So, mamimili po tayo dito kung saan po pwede i-send yung ating one-time password or yung ating OTP. So, pwede rin sa mobile number, pwede rin sa email. So, sa akin, pipiliin ko muna yung mobile number. So, pipindutin ko yung mobile number and then pindutin ko yung proceed. And then, pagkatapos, enter your mobile number. So, i-input po natin yung ating mobile number. Same sa mobile number na naka-register sa ating Metrobank online. So, pagkatapos natin maipindot yung ating mobile number, pipindutin natin yung submit. And then, pagkatapos, please enter your passcode. So, itong passcode, guys, ay iba po to sa password. Itong passcode ay yung kinikreate nating code nung tayo unang mag-login. Yung unang mag-login sa ating Metrobank apps. So, pagkatapos nating ma-input yung ating passcode, pipindutin natin yung next. And then, pagkatapos, makakatanggap tayo ng OTP through text. So, pupuntahan natin yung text, tapos kukunin natin yung ating one-time password or OTP. So, pagkatapos nating ma-input yung OTP, pindutin natin yung next. And then, enter your new password. So, gagawa na po tayo ng panibagong password. So, kailangan po guys ay mag-green po yan lahat para magiging strong yung ating bagong password. And then kapag strong at tama yung password natin ginagawa, magkukulay blue po yung submit. At kapag nagkukulay blue yung submit, pipindutin natin yon. And then your login credentials has been updated. So updated na po yung ating password at makakatanggap tayo ng text na nagsasabing successful po yung ating pag-change password. So pagkatapos, pipindutin po natin yung login. And then, pipindutin natin yung continue. So, dito guys, pwede na po tayo mag-login gamit yung ating bagong password. So, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. See you on my next video and God bless.